Hello guys, tayo magluluto ulit ng ginisang gulay guys. Okay, samahan nyo po ulit ako sa aking vlog. Sa pagkigisa po ng gulay, lalagyan ko na po ng mantika. Ito na po, olive oil ang ginamit ko. So, sisimulan na po natin igisa yung mga na po. Magsisimula na po tayo mag-isa. Uunahin na po natin lutuin yung ating sibuyas. Ito na po yung sibuyas. Nilalagay ko na po. Ayan. Lutuin lang po natin ng konti. Tapos isusunod na po nating ilagay yung garlic. So, ganyan lang guys. Yung ibang sangkap guys is na iluto ko na slight, half. Kasi mahaba masyado yung ating video pag hindi ko iluluto ng half. So, ayan guys. So, ilalagay ko na guys yung ating garlic. And guys, nilalagay ko na yung ating garlic. Ayan. Ayan. Nag-aamoy na yung kanyang sibuyas. Susunod naman po nating ilalagay ay yung kamatis po. Tapos gigisa po lang natin. Ayan. Parang style pinakbet din po ito. Kaso nga lang wala siyang bagoong. Saka wala po siyang meat. So, para mas healthier, wow, healthier, ginisang gulay ang ginawa po natin, imbis na pakbet po. So, ayan. I think pwede na rin natin ilagay yung ating kamatis, guys. Ayan. Halo-haloin lang po. Ayan. Ayan guys. Sa mga gusto kong lagyan ng oyster sauce pag naluto po yung kamatis, pwede naman po. Additional lang po yung oyster sauce. Pero kung ayaw niyo po ng lagyan ng oyster sauce, salt and pepper lang po ang ilalagay niyo. So ayan guys. Lagyan ko na po ng oyster sauce konti. Ayan guys. Imbis kasi na nor cubes yung ilalagay ko, eh oyster sauce po. Habang ginigisa ko itong tatlong ito. Sibuyas, garlic, and dumata. So, ayan guys.
pwedeng ilalagay, pwede ko na rin ilalagay yung kalabasa kasi ito po yung matagal na lutuin, pero naluto ko na rin po konti ito kasi po masyadong mahaba po yung ating video pag hintayin pa natin. So ayan guys, nilalagay ko na po yung kalabasa. Ayan. Ayan, kalabasa pala, masarap na. Ayan guys, susunod na po natin ilalagay yung ating bell pepper. Ito po yung hindi ko niluto ng half cook kasi madali lang naman pong lutuin yun, so okay lang po. Mamaya, ilalagay na po natin yung ibang sangkap. Kasi nakakook ko na rin yun, kaya hinuli ko po yun. Ayan guys, continue lang po yung paghalo nyo. Ayan guys, lalagay ko na po yung talong at saka okra. Half cook na rin yan guys. Ayan. Halo-halo lang po natin. Tapos, lalagyan na po natin ng konting tubig. Ayan guys, nilagyan ko na po ng konting tubig. Tapos mamaya-maya na po, ilalagay na po natin yung konting asin. Ako po guys, konti lang po ilalagay ko ang asin. Kasi nilagyan ko na po ng konting oyster sauce kanina. Tapos lalagyan po na natin ng black pepper. So ayan guys, ito na natin lagyan ng salt. Ayan guys, konti lang, and then lalagyan na po natin yung black pepper.
So ayan guys, nilalagay ko na po yung black paper. Ayan. Ayan. Dahan-dahan lang po nating haluin para po hindi po madurog yung ating gulay. So ayan guys. Ayan na po. Luto lang po natin ng konti pa. Dahil po mahilig po ako sa sili, sa mga hindi po mahilig sa maanghang, pwede niyo pong hindi lagyan na po ng sili. Ayan guys, nilalagyan ko na po ng sili. Wow. Ayan. Haluin na po ulit natin. Guys, sa mga hindi po mahilig sa half cook, pwede naman po yung lutuin pa hanggat yung gusto nyong lambot ng gulay, ating gulay. Ayan guys, siguro dahil mahilig ako sa salata, salad, kaya napahilig na rin po ako sa half cook lang po. So ayan guys, ayan na po ang ating ginsang gulay. So ayan guys, thank you ulit sa inyong panonood sa aking vlog. Salamat ulit sa pagsama. And sana suportahan niyo po ulit yung next na mga vlog ko. Okay guys. Bye. See you. Thank you ulit.